Hello, what's up, guys? Welcome back to Good Broke Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another video reaction video. And this time, we're gonna talk about Flip Top Pistolero versus Jay Black. At ito nga pala ay requested ni Ato Chikits. Sabi niya, pa-request naman Pistolero versus Jay Black, Matsala Idol. So, nandito ngayon tayo sa Flip Top. At huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa Flip Top, guys. At shoutout nga pala kay Enigma. Salamat sa mga nandito pa rin, nakaantabay, nakaabang. At mga nanonood pa rin sa atin. Huwag niyo kalimutan, guys, i-share, mag-like, mag-subscribe sa video natin, sa channel natin. At nang sa ganun, mas lalo pa tayong dumami at mas lalo pang lumawak yung connection natin. Ganun pa man, guys, gusto kong iparating sa inyo na magiging busy lang ako mga nagdaang araw, pero susubukan ko na mag-react para kahit pa paano, upload na lang tayo ng upload, you know. Ihintayin ko na lang mag-render, so kung busy na ako, upload ko na siya, pero habang nasa work ako, meron na kayong napapanood. Ganun pa man, guys, maraming salamat, guys. Bigay ko lang yung pedigree ko bago ako mag-start. Ang music producer here in California, muna audio engineer, at the same time, ang master hypnotherapist, ang NLP master practitioner. Gawin natin, guys, para makarami tayo. Flip Top Pistolero versus Jay Black. Paunawa lang, sana huwag kayong masasaktan. Habaan niyo yung pasensya niyo. Kung may masabi mo hindi maganda sa paborito ninyong artist, yung kalmahan niyo lang yung sarili niyo at matutulang kayo makinig, nawain niyo lang. Tapos, the more na nanonood kayo sa akin, masasanay din kayo sa mga bagay na maririnig ninyo. Hindi ko ina-attack yung paborito ninyong artist, sinasabi lang natin kung ano sinasabi ng artist natin. At bukod doon, sinusubukan din natin ipaliwanag kung may basihan ba yon, tama ba yon, o yung information na sinasabi nila tama ba para sa pag-iisip ng tao. Ganun pa man, let's do it. Makinig kayong lahat, andito lang ako at nakangarat. Pangalan ko ay Plan, sumasabat sa mga versikulo na nais nyo. Andito lang ako, kinakantahan kayo, kaya peace yo, andito lang ako, bro. Sorry about that. Advance ko na, guys, okay lang ba para mabilis tayo at mapalit ko yung video natin. Masuportahan ng Flip Top, huwag piratahin, suportahan. Charot pala kayo. Flip Top, on 14, dito pa rin. Tia yung Theater Makati, pag-sapong laban ngayong gabi. Grabe yung marathon na yun. Isang malaking shoutout sa lahat na nandito pa rin. Lahat ang sumasama sa atin, lahat ang mga kasama natin bukas at sa mga susunod pang taon. Flip Top, magigay para sa mga sarili nyo. Shoutout kay Enigma. Abang nga pala, Flip Top Huawei 2.0, makikita niyo yan. Next year lalabas yan at mga bagong disenyo, sulitin niyo lang yan. Siyempre, shoutout sa Extreme, sa TNT, Extreme Gaming. At sa kanan ko, Tondo, represent para sa inyo. Mag-iayon tayo lahat para sa isa buhay champion, Pistolero! Isa buhay champion. Oh shit, isa buhay champion na si Pistolero? Wow. Ang ganda naman ng record niya. Shit, ang ano yun, 13. 13-0 siya. Kasi 27, di ba? Minus mo. I-deduct mo na lang yung 7 sa 20 sa meron siyang 13 na panalo. Para sa akin, na ganun ako mag-ano eh. Kasi parang dinideduct ko lang yung loses mo. 3GS tong the tribe, has ko masasaya. Lang sa Gedri, kumalang ng Toma. Happy New Year, shoutout sa TMT Play, champion na pala siya. Shoutout din sa Campo Win, man. Hopefully, kumain si Enigma ng masusustansyang pagkain. Ingatan niya sarili niya, lagi siyang matulog ng maayos kasi kailangan siya ng Flip Top talaga eh. Baka, syempre, alam mo na, pag may sumisikat na nagkakapangalan, may pera na, minsan napapabayaan ng sarili, minsan yung iba, wala na ginagawa. Pagdadasalan lang natin si Enigma na hopefully lagi siyang healthy para tuloy-tuloy yung Flip Top, di ba? Kasi nagbibigay ng entertainment sa atin. Tuloy natin. Shoutouts nga pala, syempre, Rapolo. At sa kaliwa naman, Lapu-Lapu City represent para sa inyo lahat. Mag-iayon tayo lahat para sa isa buhay champion na si Jay Black. Utang na isa buhay champion din si Jay Black. Isa buhay champion pala si Jay Black. So, isa buhay champion si Pistolero. Isa buhay champion din pala si Jay Black. Damn, that's crazy. Wow. Yeah,
At nanalo ng kwento si Jay Black. Pilihin niyo mauna, pistolero, tigdalawang minuto dapat. Pahinga natin, unang banat, AON 14, day 1. Dami ko palang nakaligtaan at nalampasan na may mga dami na kasi mga artist ngayon, guys. Biro mo, champion pala pistolero, champion din pala si Jay Black. Ang dami ko nang hindi napanood, guys. I'm sorry, guys. Pagpasensya nyo na ako, may mga bara akong hindi masasabi, mapapaliwanag, o hindi ko maintindihan, lalo na pag kulang-kulang yung information ko sa ano. Pero kung ano lang yung kaya nating ibigay, kayo naman nagre-request niyan, guys. So, you gotta be responsible din sa kung ano, yung, kung ano lang yung maririnig nyo na kaya kong ibigay. Kasi, kung ano lang yung request nyo, yun lang gagawin ko, guys. Kasi, baka may masabi akong hindi maganda, di tama, kulang sa information, magagalit kayo sa akin. Eh, wala eh. Sana pag tinanggap ko yung responsibilidad na to, eh tanggapin nyo rin yung responsibilidad na hindi ko lahat magagawa, di ba? Hindi ko lahat mabibigay. Kung ano lang yung pinapanood natin, yun lang talaga kaya ko, guys. Tuloy natin. Shit, champion pala ko sila. Y'all ready? Yeah! And everybody say, sheesh! Sheesh! Nakapanaks! Di na long hair si tropa! Kamusta, Doris Bigonya? Doris Bigonya. Ano feeling mo? Dikdikan to? Salpukan ng bara? Isa buhay champa! Putang ina. Oh, wow. Nung nanalo ng flip-top, nibigyan ng reward ni Mayor, 30K. Kasi sa Sapu-Lapu siya daw ang pride. Sa buong city, pinag-motorcade. Tapos siya din yung pinag-drive. Nagpasalamat pa talaga kay Mayor, tuwan-tuwa siya daw yung bida. Sabi niya, oh, laking bagay nito, Mayor, salamat po sa gasolina. Kitang-ina mo ka. Kung makapag-iabang na na-champion ka, kala mo may performance ka na epic. Siya daw ang patunay na kahit sino pwede mag-kampyon. Kapag pandemic, tangina mo, pandemic champion. Wow. Yung mga magagaling nun, takot magkaubo. Kaya yung pagkapanalo, napakadali mong nakamit. Ibig sabihin, ikaw yung pinakamagaling nung maraming may sakit. Anong feeling? Ang galing na pag-aagawa nun, no? Kasi takot lahat ng mga tao may sakit at may ayaw magkaubo. Kaya ka nag-champion kasi ikaw na yung pinakamagaling kasi lahat may sakit. Ang galing naman pag-aagawa nun, nakakatawa. Sorry guys, mababaw lang yung ako na. Natatawa kasi ako sa kwento ni Pistolero. Kahit sino pwede magkampyon. Kapag pandemic, tangina mo, pandemic champion. Yung mga magagaling nun, takot magkaubo. sorry kaya guys. Kaya yung pagkapanalo, napakadali mong nakamit. Ibig sabihin, ikaw yung pinakamagaling nung maraming may sakit. Anong feeling? Na ikaw yung 2021 champ, tapos labang Litram at M-Site yung tumatak na laban. Anong feeling na kinala mo si Goryo sa isang close fight pero first round niya yung pinag-usapan? Anong feeling na after kanyang pahirapan, tinalo ko si Goryo gamit round 1? Ganong kakahina. Wow. Kinilangan mo pa magshabu at addict bars para yung palakpakan mata mo. Kaya mo nasilat si Goryo na una siyang malobat kaysa sa'yo. Mm. Hindi ka nanalo dahil malakas ka, sadyang pahina kanyang takbo at talagang pupurol yung talas pag binangga mo sa bako. Napakaganda ng angles na pistolero dun. Sinasabi niya na yung estilo mo hindi talaga effective. Meron talagang dahilan ba't natatalo si Goryong talas? Ginagawa niya daw yan para sa mama niya. Ang bait sa magulang na katuon. Kinang alyaso yung anak niyo nagsasya po, oh, para sa'yo yun. Congrats! Parang nakakahiya pag ako lang tumatawa. Sorry guys. So si Travis. Sige lang ko na lang. Barker, kontrolado niya yung palo. Ang lupit din kung iisipin. Siya responsableng nagsasyabu. Yan yung gusto niyang sabihin. Hindi ito uubra sa akin, mapa-freestyle man o written. Kung kontrolado mo yung palo, ako nagdidikta ng rhythm. Wow, bars! Pag umabattle ka nga, yung mata mo, panay ganito. Kontrolado yung palo. Kontrolin mo muna yung mata mo!
Nakakawa si Shane Black, puta kayo na yan. Puta kayo na yan. Tuloy natin yung gago talaga sa pistola. Tuloy natin. Hindi ito uubra sa akin, mapapreestyle man o written. Kung kontrolado mo yung palo, ako nagbibigta ng rhythm. Bars, putang na may. Tawin mo pag bumabattle ka nga, yung mata mo, panay ganito. Ba't ganun hindi na-appreciate yung ang lakas na na? Kung ikaw nagdidikta ng palo, ako nagdidikta ng rhythm. Kasi mapalo ka lang eh, palo without rhythm is nonsense. Walang musika doon, meron lang ingay. Laking bagay nun. Tuloy natin. Kontrolado yung palo, kontrolin mo muna yung mata mo! Natatawa si Jay Black. Pansin nyo ba? Pagkatapos bumara, may dalawang pitik. Tignan nyo! That's true! Kami 4 bar set up lang siya. 4! Plus 2. Plus 2. May kindot kasi yung dalawang pitik. Pinipigilan siguro nila yung tawa nila kasi manok nila siya na si Jay Black. Tuloy nga natin. Nagsisignal light, hayop ka. Tinulak nga na si pistolero na natawa ako, putang ina. Sorry guys, ha, hindi ko mapigilan tumawa, putang ina kasi. 4 plus 2. Sabi nga ka nagsisignal light, hayop ka. Pakina, stress ako sa laban na to, guys. Bakit sinasendan niyo ako ng ganitong laban, guys? Kakahiya na natama ako sa ano sa video. Tuloy natin. Kailangan nagsisignal light, hayop ka. Puta ka na nagsisignal light, ha? Kasi nga naman, yung mata nagbiblinky kaya signal light. Tuloy natin. Kahit steady lang at nakain to, tangin na ba, Jay Black, mag-check up ka na. Baka sira na wiring mo. Yung kanan nag-iisip, yung kaliwa pa na ipikit, ayaw mo pa rin tigilan, literal na yung side effect. Yun ang ina, sige, batak lang ng batak, mapapati din yan pag naglaon. Kung gising na gising ka pa, mamaya hindi ka nababangon. Mm. Dahil wala akong pinagkaiba sa hinihitit mong lason, yung akala mong kontrolado mo, unti-unti kang nilalamon. Yun ang ina, pinagsigawan ka niyang bisyo para sa palakpakan niyo. Kaso huli na ang lahat bago mo natanto. 100K remake to the Lord. Puta angas, oh. Huwag kang magtala, umit may pistol, gago. Bye, basto. Bars. Di uubra sa akin yung mga bara mong pilit. At bibigyan mo kayo ng tip para di kayo tuluyang mainip. Ang galing na, no? Bye, basto. Sabi niya ganun, no? Erod mo na. Di uubra sa akin yung mga bara mong pilit. At bibigyan mo kayo ng tip para di kayo tuluyang mainip. Kung di nyo trip si Jay Black, huwag yung pilitin makinig. Bilangin na lang natin kung ilang ulit siya pipikit. I think magandang mga punches ni Pistolero, magandang yung drugs tapos para sa iyo yun, sa nanay mo, yung mga ganun. Sa motorcade, sa akin tumatak din yun. Pati yung panay yung pikit niya, kinakwenta niya pa. Maraming mga punches si Pistolero na maganda at hindi na-appreciate ng kao. Doon ako nagtataka, bakit kaya? Ako natatawa ako, hindi sila natatawa. Ano, bakit kaya? Nagtataka ako, sorry guys ha. Ako lang siguro. Sorry guys, kung ako lang natatawa. Sorry. Tuloy natin. Ah, sir. Sir. Bakit siguro, ano? Siguro, masyado nang advance yung crowd. Naghahanap ng medyo mabigat or something. Basta natatawa kasi ako, guys. Sorry guys, tuloy. Pa na ako. Anong feeling? Feeling ko malulobat na ako. Tangin na. O sige na, ikaw na nga magaling. Ikaw na panalo. Kailangan ko din ito ngayong pastutol. Habihaan mo na ako magtrabaho. Okay. Round 1 game? Yeah. Congratulations sa iyo, Peace. Kasi narating mo'y malayo-layo na rin talaga. Dating nag-freestyle lang sa streets at may speaker pang dala-dala. Nakilala ka dahil kay Smagla. Sheesh! Pasalamat ka sa kanya. Pero sa'yo ngayon marami nang inis. Puntahan ba naman sa sementeryo yung hari at mag-rap sa puntod niya? Kahit ribat, di madedenay. Milyon na nakakita ng iyong katangahan. Pero ayos lang yan. Yung takoyaki mismo, kainin mo na lang. Malilimutan mo yung nakaraan mo. Problema na pinagdaanan din na kailangan lampasan. Jay Black versus Jay Flag. Wala talagang tatalo sa nag-iisang OG Enigma sa paggawa ng match-up unpredictable. Di nakabase sa comments na talaga namang para sa hip-hop.
At isa yon sa rason kung bakit hanggang ngayon namamayagpag pa rin ang flip top. Okay. Sumali ka rin sa PSP ah. O dun na lang kayo para maging malinis naman ang mga laro sa liga na to. Huwag ka na dito maglaro ha. Last game nga na to ha. O pag bumalik ka para dito, babarilin ka ni Enigma. Babarilin? Pistol? Sa pistol? Yun ang PSP. Seryoso, bakit mo ako gustong gusto kalabanin? Pakaramdam ko pagod na yung crowd. Sabagay, sabi naman kasi ni Enigma, pang 10 laban na doon ng gabi. Ang haba ng setup ni Jay Black, ha? Tandaan na ba yung game plan mo sa round 3 na ako ay wasakin? Ganyan siya, di ba? Kung ano-ano masasakit na salita sasabihin. Sige nga niya, ganyan stilo, try natin gamitin. Natakot sa akin, mga champion nyo! Wow! Di ba tumanggi ako sa'yo ng maayos? Di ba? Di ba? Ba't di mo maamin? Alam nga naman sabihin ko pa sa'yo na may postpartum pa si Mrs. Di pa talaga maganda lagay namin. Di ba? O kahit sabihin ko pa sa'yo, baliwala rin, di ba? Tapos sa'yo, yung tumanggi ng maayos, natakot pala. Abay gago! Nasobrahan kayo kaka real motherfucking MC! Nalimutan nyo na maging tunay na tao! Wow, bars! Di ako malakas! Kasi may tao kasi guys, meron din silang responsibilidad para sa buhay nila, sa pamilya nila, minamahal nila sa buhay. So minsan, pag yung mga MC, you know, kasi bilang isang MC, trabaho mo din yun eh. Pero at the end of the day, family is family. So I think may sense yung sinasabi ni Jay Black. Wala stilong pumatak. Di ganun ka-teknikal, di ganun ka-nakakatawa, pero salamat pa rin sa palakpak. Responsibilidad sa liga, responsibilidad sa pamilya. Tumatanggi lang ako kay Enigma pag may mabigat na problema nung pandemya. Heavyweights, takot na magkakita. Ako, swab test from Cebu to Manila! Wow! Inisip ko ba yung kaligtasan at kalusugan ko? Hindi na! Yung TF ko, worth it ba para pumunta? Hindi pa! Pero nang nagbunga na, kala nyo talaga, sumambalan ako sa gera. Ibahin nyo ako sa mga champion nyo, punyeta, na kailangan pa ng malaki na kwarta para lang ulit magpakita! Wow! Bars! Putang ano, pinakita doon ni Jay Black na dude, hindi... If passionate ka sa arts na pinapasok mo, ipakita mo. Ako, pag kailangan talaga ako, walang problema sa pamilya at kailangan ako ng battle ng palaro na to, nandito ako. Diba? Kahit gano'n pa karami yung hadlang, swab test man, Cebu to Manila man, nandun ako. Kasi marami na kasi mga artist din ngayon, guys, na hindi naman sa ano, ha, hindi naman sa lumalaki yung ulo. Naiintindihan ko na kailangan nyo din ng pera. Diba? Na kailangan nyo rin bigyan ng value yung sarili ninyo. Pero hindi porque nakatungtong na kayo sa flip top, mayroon na kayong konting views, na parang akala nyo, parang sobrang taas nyo na hindi nyo na kailangan magpakita unless bibigyan kayo ng ganito kalaking pera. Diba? Alam nyo, hindi naman, mayroong tao na magbibigay sa inyo ng ganito kalaking pera, pero hindi ibig sabihin, yun na yung value ninyo, na kailangan magstay na kayo dun. Diba? Hindi naman ganun yun, guys. Eh. At the end of the day, kailangan nyo rin isipin, ano ba talaga? Marami na ba kayong mga sponsors? Marami na ba kayong, marami na bang nagsasabi sa inyo na ganito na kayo kalakas? Ganito na kayo katanyag? Gaano ba katanyag? Ano ba yung sukatan ninyo ng tanyag para hindi kayo magpakita? Yun yung tinatanong dun palagi ng ibang mga tao. At ganoon din, tinatanong na din ni Jay Black na kailangan pa ng malaking ganitong kalaking pera para lang kayo magpakita. Diba? Kami pang yung malalayo yung pumupunta at napaparito. Which is, it makes sense. Doon napakalaking bagay din nun. Tuloy natin. Kaya mahiya-hiya ka naman kung ididis mo lang yan ngayon. Sige lamang na kayo sa akin sa utakan, pero di nyo matatawaran ang puso ng kampiyon. Hindi ako takot marinig sa isang loser na kagaya mo ang mga kahinaan ko na matagal ko nang tanggap. Basta sa mga hain ko walang nag-aambag at di ako mapagpanggap. Isang beses sa isang taon lang kung makaganap. Nung isang buhay lang naging babad. Bisaya ka bisag di magkadimao ang gusto isulti sa Tagalog. Pero mintigiyapon mo palang. Ngayon, Mr. Character Assassinator, sagutin mo ko dito sa harap. Di pa na. Di ba napakatagal mo na sa gantong laro ni minsan hindi ka nag-stack? Napakalayo ng ating experience gap. Wordplay, multi, gestures, delivery. May nilamang ka ba kap? Nasa 27 battle mo sa flip top, ang mag-breakdown lang ng stilo ang pinaka-improvement ng yung rap. Ano? Wow!
Tapos putang ina, dinefy niya si Pistolero kung ano lang yung kakayanan niya. Samantalang si Jay Black, ito na daw yung kaya niyang ibigay. Yung improvement niya, masasalat mo ng ganito, mahahanay mo. Pero yung pagka-defy niya kay Pistolero, ito lang yung binigay niya. Napakalaking bagay nung tumatak yun sa akin. Kung nasa gantong laro ni minsan hindi ka nag-stack, napakalayo ng ating experience gap, wordplay, multi, gestures, delivery, may nilamang kabakap. Nasa 27 battle mo sa flip top, ang mag-breakdown lang ng estilo, ang pinaka-improvement ng yung rap, ano? Mag-breakdown ng estilo. Nakang bagay no, very new. Para sa pag-iisip ko. Siya dun eh. Eminem kasi yun eh. Yung pag tirahin mo ako, tanggap ko na lahat yun. At yung pag-expose ko sa sarili kong kahinaan, hindi, wala nang effective yun sa tao. Kasi nagiging effective lang yung isang punchline sa tao pag meron pa silang bagay na hindi alam tungkol sa'yo. Yun lang naman yun eh. Pero kung in-expose na mismo yung kaanuhan mo, then wala na yung effect. Ang problema ko lang dito kay Jay Black, napakahaba ng rounds niya. Tignan ko nga nung, ano niya, yung rounds ni Pistolero dito. Gusto ko lang makita kung ano. Dog Lord, puta angas, oh! Huwag ka magtaramit, may pistol, gago, bye, bastard! Kung di nyo trip si Jay Black, huwag yung pilitin makinig. Bilangin na lang natin kung ilang ulit siya pipigit. Mas matagal lang si Jay Black ng 1 minute. Pero other than that, okay na rin. Sige. Sorry guys, ha. Yan ako lang. Chine ko lang, para, baka ayaw kasi magsalita ng ano eh. Ng... parang sinasabi ko lang na nagkakamali ako. Kasi na, matagalan ako sa ano niya eh, sa intro niya. Ang dami niyang intro, tapos pataas pala yung enerhiya niya. Yeah. Kailangan mag-adjust ni Jay Black sa ganyan kasi baka masilip siya sa ganyan eh, next time. Yan ako lang, advance ko lang kayo, sorry ah. Okay. Ramdaman kanila! Hindi... kaya sige, galingan mo lang sa pag-iimbento. Pamukha mo gano'n to kawa. At huwag kang pumalpa sa napili mong ata. Please, bigyan mo ako ng katotohanan na hindi ko patanggap. Matanggap o pagkatapos nito uuwi kang patay. Tinawag niya akong J-Plug kasi pagkatapos nito bandera ng tundo yung magwawag ay white ang ina mo. Ina, pare, hindi upra sa akin yung banat mong may tililing. Breakdown lang daw yung kaya kong gawin. Malahil totoo, hindi naman sa pagmamayabang. Pero dahil sa pagbe-breakdown ko, maraming MC'ng gumaling dyan, tang ina mo. Ina, pinag-rhyme niya yung Chainsaw Man, sa dedo man, sa demonyo man. Puta ang galing. Kahit masagwa na pakinggan, pinagpilitan niya pa rin. Man to man, parang nag-threesome na bading. Kung kinalina mo yung laban yung Lil Strokes, hindi ko malilimot yung sinabi mo doon. Sabi niyo, shoutout talaga kay Lil Strokes. Matagal ko ng tropa yan. Malaki talaga yung titi niya. Totoo talaga yun. Putang ina pare, that's what. Pagkatapos mong i-cock block, pinuri mo yung block shot. So ibig sabihin, legit. Kasi laki yun ang titi ng kabayo. Ikaw pa mismo ang source. O ngayon, alam na namin kung ba't yung clothing mo, dark horse. Uy, wow. Sabi niya kay Rage, utak mo maluwang parang brick ni Crazy Mix.
Natatawa si J-Black. Ikaw ba'y sure doon? Putangin na ba ako sure ako di yung malawag pag si Crazy Mix may suot nun? Ibig sabihin, ini-imagine mo suot mo brief niya? Tangin na to, puro katarantaduan. Di mo sinabi, gusto mo pala ng duyan. Pati ba namang brief ni Crazy Mix, tol? Lakas ng trip mo, papi. Bagay daw kasi sa Dark Horse kasi tatak ng brief niya, Jackie. Hindi niyo nasakyan. Jackie uri kasi... daw, bukas na libo. Yung Jackie kasi isang uri ng brand ng brief yun eh. Na isang parang clothing line na rin. Sa chinelas, mga pang sleeping wear. Of course, kasi tatak ng brief niya, Jackie. Hindi niyo nasakyan. Buhay niya daw, bukas na libro. Kasi titulong pamagat ang unang nakikita. Ayos ah! Buhay mo, bukas na libro, titulong pamagat unang nakikita. Paano ka ba magbasang hayop ka? Ano yung libro ng buhay mo, yung title nasa page 152? Kung saan-saan napupunta, tangin ang buhay yan, di ko pa binabasa, magulo na. Pang manhid na sa insulto, sagad pagkabanuto, humawak na ng libro, puta hindi pa rin natuto. Samantalang ako for 3 straight years na natiling matibay ang tayo ko, malupit pa rin ang tindig kahit walang librong isinaulo. Tangin na gagawa ka pa ng libro, di mo nga maayos yung name tag mo, J Black with Q-U-E. Dapat J-Black you! J-Black ya! Ano nga 23 na, JJ mong kapatid? Angas ng pangangalan mo, hanip. Favorite niyang merienda, banana. Gago! Favorite niyang ulam, barbec. Yan si J-Black, ang battle rapper na nakakatamad panoorin. Siya naman si J-Black 999 pagkasama yung mga kagengging niya na close friends. Pero sa FB, siya ay devil. Puta pare, dope din. Pangalan niya J-Black 666. Oh man. 666, oh man. Ulul, wala ka pa rin bilang kahit makailang palit pa yan. Gago di ka top contender, pampapawis ka lang. Isa buhay ran mo, kulang pa sa views ng finals ko, awit naman. Dami ng pangalang pinakilala, wara pa rin pagkakakilanlan. Pag umusta na pinining umarang sa aking daan, inaral mo muna kung paano makiramdam. Di na para sabayang ka pa sa balikataan dahil di mo deserve yung title, akin na yan. Okay. Pakiramdam ko may ilalabas pa si Pistolero, but I think nagtiyaga siya dun sa mga alam mo yun, mga one hit ano niya, jokes niya. So tuloy muna natin kay ano, kay J-Black. Sa first round siguro ibibigay ko na kay J-Black 'yun. Sunod natin yung second round. Yeah. Puro failed lines. Until round 3 magi-stick ka ba doon? Alam mo ba, sinadya kong maliin lahat ng yon para may mga punchlines ka ngayon. Oh, antin nyo na ba? Matapos yung round 1 ko, nawalan siya ng kalma. Pinadamihan na yung rebat kahit hindi na maganda. Yung delivery niyang dalang-dala, unti-unting kasayaw na. Kasigaw na! Madali ka lang masagin tanga! Umubra ka, unti-unting kasigaw na! Kasigaw na yung rebat kahit hindi na maganda. Ganda yung delivery nun? Niyang dalang-dala, unti-unting kasigaw na! Wow! Kasi yung delivery niyang dalang-dala. Kasi yung parang hinilin tulad niya sa mga yung mga delivery man, mail man, mga ganun. Tapos ngayon, pasigaw na. Diba? Tuloy na. Tuloy natin. Ano ang bagay na? Pasigaw na! Madali ka lang basagin tanga! Kung umubra ka sa mga kalaban mo... Ma-appreciate ni Pistolero yan. Unti-unting pasigaw na! Magandang bagay yun. Hinayaan niya muna yung crowd na madigest yung punchline. Pasigaw na! Madali ka lang basagin tanga! Kung umubra ka sa mga kalaban mong magaling na magsulat, ibahin mo ako na magaling magbasa! Let's go! Let's go! Kasi alam na alam ko kung bakit siya ganito. Dating matabang binuli, ngayon gumagant ito. Alam mo na kung saan to galing.
alam niyo kung ba't ito nabuo. Ikaw ay bunga ng marahas na komunidad ng Tundo. Ikaw bars. Ang pagkakas, umiiyak pag inarbor yung hindi mo pa nakakagat na pork chop. Ikaw yung matapang sinasapak lang ng payatot dun sa comb shop. Tinawanan ng childhood crush nung pinakita yung ethics niyang sinliit lang ng tamtax. At higit sa lahat, hindi ikaw ang kumakain sa mga pabaon ni Mama sa Mickey Mouse mo na lunchbox! Wow, bars! In-expose niya rito si Pistolero na kaya ka lang ganyan meron kang meron kang delusion na dominante ka, eh dahil pinapakita mo lang na kunyari malakas ka dahil nung mga panahon mo, lagi kang binubuli sa takot ka nang mabuli sa panahon ngayon dahil lagi kang inaasar, na mataba ka, maliit ari mo, keme, o kaya naman inuubos yung pagkain mo, kinikikilan ka. Yun. Medyo masakit nga rin yun, kaya kahit ako eh, so sorry din ako sa mga tao na taga sa amin na may ganyan din kasi akong ugali. Siyempre, bata pa ako, hindi ko rin naiintindihan. Akala ko kasi kinaaangas ko yung pangingikil, pambabato, pambubulos ko. Medyo pag tumanda ka, medyo may ilang ka na parang dapat hindi mo. Once na natutunan niyo yung mga bagay na natutunan ko, parang nakakahiya din na ginagawa yung mga bagay na yun. Pero siyempre, hindi ko rin maiwasan. Bata pa nga ako nun. Pero ngayon, medyo hindi ko na yun, hindi nakaka-prod yung mga bagay na ganun. May mga tao na ginoglorify pa yun, tuwan-tuwa sila na gangster daw sila, na ganito daw ginagawa nila. Guys, wala kayong idea. Wala pa kayong idea. Kung sa tingin ninyo talaga nakapatay kayo, naka-gangster, wala kayong idea, guys. You gotta be in a world kung saan meron talagang ganun. Diba? Kasi minsan kasi may mga tao na matapang sila kasi pakiramdam nila hindi pa nila nararanasan, wala silang idea ng pain. Wala silang idea ng paano mabully, ma-stress out, paano masaktan. Wala silang idea ng ganun. Kaya sa tingin nila, kaya nila mag-angas. Minsan may mga tao na ang lalaking tao kasi hindi sila tinetest. Yung mga katulad namin na hindi naman ganun katangkaran, lagi china-challenge eh. Diba? Kaya siyempre, batak tayo sa mga ganun klase ng mga kalangaran. Kaya naiintindihan ko kung yung pinanggagalingan ng sinasabi ni Jay Black na kaya ka lang nag-aaganyan, pinipresenta mo yung sarili mo na parang astig ka, eh kasi nga, nung mga panahon na yun, pinagtatakpan mo yung sarili mo dahil nabuli ka lang dati. So ngayon, nag-aastig-astigin ka para hindi ka masita, hindi ka bulihin, di ba? Which it makes sense kasi, regression kasi ang tawag dun guys. Yung regression yung parang meron kang past trauma, ganun. Tuloy natin. So parang ang nangyayari, pag may past trauma ka, nagkakaroon ka ng coping mechanism, yung defense mechanism mo na ginagawa mo yun. Tuloy natin. Ang lunchbox. Na-appreciate yung bagay na yun. Big props nun para kay Jay Black. Kasi kung makakuha ka ng ganong angulo, very advanced na yun guys. Nasa psychological part ng very personal. Tuloy natin. Papabaon ni Mama sa Mickey Mouse mo na lunchbox! Pwede mong i-deny na wala kang lunchbox. Pero ang katotohanan, makikita yan sa face. Na ikaw yung matabang may mga colorful pencils sa pencil case. Pero may nakilala na siyang mga rappers. Ace! Siya na ang bully. Natutunan niya ang ways. Sumumpang maging villain one of these days at umabot siya sa flip top. Kung saan ito ang pinaka-effective na place, Pistol here. Love ka ng mama mo! Masarap magluto ang mama mo. Pero alam kong may hinanakit ka rin na sa tuwing sinasandok mo ang pang-apat mo na plato ng kanin na sama niya makatingin. Siguro ngayon okay na. Pero dati mahirap din sila. Mahal ka ng mama mo pero mas mahal yung bigas. Matuto ka naman daw magtira. Love ka ng mama mo, pero di mo love mama mo, pare. Nakita mo ba siyang maglaba dati? Na grabe kung makabrush siya, napakaitim na kwelyo ng iyong uniforme. Artista na daw to eh. Parang rape lang, pilit pagkakapasok. Di marami ka ng pera ngayon. Pili ka bagong batok. Naman kung may skincare si Goryo? Masama na pala na ang balat alagaan,
Pinagtawanan mo pa ng harap-harapan, kaya mga tigyawat mo nga sa likod, hindi mo maagapan. Alam naman natin, pag may mga tigyawat sa likod, sabit lang guys, napakarami niyang toxins, napakarumi ng katawan. Iba't umaas pang malinis ang hayop na yan. Inasaro pang mabahaw si Marshall, ikaw rin naman! Napakayabang ito ni Gago, porkit ang daming gigs na bago. Tinitimbang ka muna bago ilagay sa cargo ng eroplano. Nalalaman ng Pilipinas pag sa ibang lugar to dumadayo, na de-detect ng Richter scale pag may lakad to si Carlo. Kaya bad trip sa'yo si Cardo. May napansin nga ako na scene. Nung tinutok na sa gang nyo, magkahati kayo ni Crazy Mick sa buong screen. Tabang kiapo! Yung katabahan mo, Litaw Chong, nung narinig ko nga yung Baby Giant, akala ko ikaw yun. Pero mayaman na to ngayon. From Kangkong to Kampiyon. Kaya feeling lodi na. Kaso mas naging corny pa. At naging shit yung lohika. Feeling boss si Baby Josh, naging Josh Mojica. Ano? Punong-puno ng insecurities. Ah, pinagyabang niya pa kay Akata na hindi raw siya magbibigti. Kasi nasa kanya na lahat habang si Nico humihikbi. Kontento ka sa buhay, tas yung ethics mo, ganito lang kaikli. Kung kontento ka sa buhay, pwes yung misis mo hindi. Mars. Oh, kalma. Hindi ko dinadama yung misis mo. Kalma ka lang, pre. Naaawa nga ako eh. Niloloko mo kasi. Sinasabihan mong, wala, di pa yan matigas. Putang ina! Huwag mo nang isipin na lang importante may pabili tayong bigas! Ano? Punong-puno ng insecurities. Kaya kinondisyon niya na sa liga na to, di daw sikat ang mga gwapo. Abra, Apex, Smartglass, Nikki, Zaito, Gago! Wala na creativity bitaw mo, tol. Lahat bunga na lang ng inggit. Nakikita mo anong meron sa amin pag nagmamasid. Nakikita mo naman anong wala sa'yo pag nakapikit. Kaya tama. Yes. Kaya tamang light na lang ng mga bagay na wala sa kanya para makahigit. Kahit sa loob-loob niya, gusto niyang mapa sa kanya lahat ng anggulo kong binanggit. Kasi, nalilimos ka na lang ng atensyon. At yun ang katotohanan na hubo. Pinapapangit yung magandang imahe. Baka sakaling may mauto. Kaya madalas kang tumingin sa mga tropa sa likod pag may magandang linyang nabuo. Kaya madalas kang gumaganto pag nadadala ka ng pugso. Kahit putang ina mo, mukha ka na spoiled na bunso! Ha-ha-ha! Ganto si Jay Black pagkalmado lang. Astig talaga. Kaya pala din ito mabasag-basag. Plastic pala. Ano ba to? Round 2 na ba yun? Sino ba una nag-perform siya, diba? So sa round 2 siguro ibibigay ko kay J-Block. Even doon napakahaba ng round ni J-Block. Siguro next time matuto siyang i-compress yung ano niya. Masyado siyang maraming pahinga. Dinadrag niya rin yung ano niya. Although magaling, matuto siya mag-save. Kasi ang haba ng round niya guys, 5 minutes, imagine. Medyo nakakailang din yung ganun. But anyway, ibibigay ko pa rin kay J-Block. Kasi although ginaya ko na lang ng siguro mga 4 minutes and 30. Mahaba lang yung ano niya, yung masyado kasing theatrics eh. Parang yung ginagawa niya, parang hindi rap eh, more on ano eh, parang basta medyo theatrical eh, parang ganun. Parang para siyang nagre-report, ganyan. Diba? Which is understandable naman, kasi baka ganun yung style niya. At hindi kakayanin pag maikli lang yung round niya. Kaya siguro yung round 2 bibigay ko na rin kay J-Block. So yung round 3, bonus na lang natin. Tuloy natin guys. Hindi ko na rin ma-explain dahil guys, very self-explanatory naman. At madaling maintindihan yung mga ginagamit na bara ni J-Block. Tuloy natin.
pakinggan nyo maigi ha. Round 1, inamin niyang ginaya niya ako. Baka masyado kayong naliligaw. At props, dalakasan ako sa mga estilo mo't bitaw. Pero lumakas ka lang kasi naging ako ikaw. Okay. Man, sinasapak daw ako sa comp shop. Paano mangyayari yun? Sasapakin ako sa comp shop kami may-ari nun. Ay lang to, piling pogi. Lunchbox o daw Mickey Mouse. Gago kay Rocky Rupi. Nakatawa si Pwede ba manakit? Pwede manakit? Okay. Tama yun. Hingi muna ako ng consent. So pag-usapan naman natin yung asawa mong ginagawa mong content. Wow. Pag-usapan natin yung asawa mong ginagawa mong content. Okay? Tangina, para sa views at likes yung asawa niya, binabastos niya ng ganun-ganun lang. Nung nag-trending yung nililimas-limas niya yung puwet, agad pa yung nasundan. Kahit aware kang pinanood ka lang dahil sa puwet mong pinaglalaroan, mahiya ka naman, J Black, asawa mo yan. Real shit, pare. Real shit, pare. Real shit, pare. Damn, sayang. Alam nyo kasi kung ano yung nakakatawa? Para sa like at views, handa niyang gawing content pati puwet ng asawa niya. Kinangina, lahat daw ng kikitain ng video, mapupunta naman daw sa anak. Walang labis, walang bawas. Eh bakit hindi mo pa pinigay yung suso para mas marami kang panggatas? Tangina mo! Wow. Alam nyo ba kung bakit ito naging ganyan? Double entendre din yun. Ba't di mo na pinigay yung suso para marami kang panggatas? Kasi sa pagpiga ng suso sa video, maraming magre-react, maraming manonood. And at the same time, marami silang malilikom na pera. Yung pera na yun, pwede nilang panggatas. Double entendre, napaganda ng meaning. Desperado. Hindi niya kasi na-enjoy yung perks ng kampyonato. Mm. Unang laban kay M-Site, buong-buo kanyang kinain. Wala kang nagawa sa Martial nung bigla kanyang harangin. Kay Harlem, sigaw niya, rare-re-rolo kasi kalaban niya si Harlem. Ang dami ng R na sayang lang yung oras namin. Mm. I get that. Papa ka na, may bagay na bumago sa iyong nakagawian. Di madali maging magulang, di maitatanggihan. Pero isn't it ironic na tumatanggap ka ng laban para makapag-provide at siya ay mabigyan? Pero kada hindi ka magpapakita ng laban, siya din yung ginagawa mong dahilan. Mm. Tama, di ba? Sa buong battle rap career niya, hindi ba strange na isa lang yung pinaka-decent niyang performance versus range pa. Tinira-tira yung tropa. Lumabas yung pagka-plastic labo. Yung kaibigan ni Real Talk, nilabas lahat ng baho. Kung pinakain mo siya ng alikabok, that means matagal na yung nakatago. Bars, kasi sa totoo lang, pag tunay na kaibigan mo, pag hindi kayo na, kumari, pag tunay na kaibigan mo talaga, nagkausap na kayo, naglabasan kayo ng mga sekreto, eh sa inyo na lang, di ba? Kasi, kung hindi mo man marespeto yung isang tao, ngayon, di mo na siya kausap, eh, at least irespeto mo na lang yung napag-usapan ninyo. Kahit ganun na lang, kung hindi mo gusto yung isang tao, di, mag na lang kayo mag-usap, ganun lang naman yun, eh. Napakadaling bagay na, kung hindi mo ako gusto, hindi kita gusto, eh, huwag tayo mag-usap, ganun lang yun, eh. Pero para saan pa, may mga tao kasing hayok sa ganun eh. Feeling nila na parang righteous sila. Feeling nila na sila yung mas tama, na sila yung parang, oh, I'm very mighty. Very, na pinakamalakas ako, pinakamagaling ako, alam ko yung ano neto, ganun. Feeling nila, para sa panandali ang aliw at simpatsya, doon napupunta yung mga tao. Kasi lahat naman ng tao may ganun eh. May panandali yung aliw at simpatsya. Diba? Na parang, kasi napakahirap din kasi kontrolin yung sarili sa mga ganong klase ng mga bagay. Especially sa mga ganong very sensitibong mga material. Diba? Kasi mga bagay na yan, hindi yan basta nilalabas. Kailangan talaga dyan gamitan talaga ng talino. Hindi lang basta ng talino, pati ng empathy. Yan. Ang mga ganyan mga bagay kasi dapat hindi yan mga bagay na mga ganyan. Kasi pinapakita mo dyan na bilang isang tao, napakahirap mong pagkatiwalaan. At hindi lang basta hindi ka pwedeng pagkatiwalaan, eh. Hindi ka rin pwedeng pagsabihan o parang nilalabas lang doon yung kapasidad ng kakayahan ng talino mo. Tuloy natin.
At marami pang iba. Siyempre alam niyo na 'yon, mas much better na mas na much na mas alam niyo na rin kung anong ibig sabihin noon ng mga bagay na mga ganung klase ng mga tipo, siyempre, 'di ba? Tuloy natin. 'Di ba si Range, isa sa mga big names ng Cebu at siya yung hype man. Di ko alam kung alam niyo na 'yon. At naglakas loob ka lang kumalas sa grupo niya pagkatapos maging kampiyon. Dati pag si Range na da-down, inaangat ko, oh, talaga bang ganun? O sadyang sa oras na bumagsak man siya, alam mong kasama ka dun. Ikaw ang number one defender niya sa haters at trolls. Kapag may kaaway, lagi kang handang gumera sa front. You always acting like you care, sumasalo ng insult kasi nagbe-benefit ka sa pagiging involved. Fuck you! Wow, bars! Putang ano. So ang sinasabi dito ni Pistolero, napakalaking bagay nung sinabi ni Pistolero, napakaganda ng ano ng ano ng pagsuri niya doon kasi parang ang ginagawa ni Jay Black parang nag-aasta siyang superhero kasi para kahit papaano makuha niya yung ano yung attention ng mga tao kasi marami mga ganyan talaga especially sa social media guys. Marami mga tao na sumasawsaw sa issue, sumasawsaw sa ganito, nagpipiling superhero, nagpapanggap na alam nila mga bagay, na ididis ka pa, babastusin ka pa, may ganyan-ganyan. May mga ganyan talaga mga tao, guys, eh. Kasi hindi pa nila nakikita yung sarili nila mula sa taas. Naintindihan ko yun, di ba? Ako, napapansin ko yung mga ganyang bagay, pero hinahayaan lang natin kasi may mga ganyan talaga mga tao, guys, eh. Ang pag hindi pa kasi nila nakikita yung sarili nila mula sa taas at yung ugali na nilalabas nila. At yung napakalaking bagay no, na parang sumalo ka kasi parang pinapakita mo doon na parang gusto mo talagang maging involved kasi siguro ba gusto niyang magkapangalan din yung sinasabi ni Pistolero o gusto niyang madawit siya para kahit papaano magkaroon ng utang na loob sa kanya si Range or something like that. May mga ganun kasi guys eh. Tuloy natin guys. Napakaganda ng ginawa doon ni Pistolero para mag-create ng ganong story para magkaroon ng lamat yung standing o pagkatawa status ni Jay Black. Napakatalinong pagkaagawa doon. Ang problema, hindi lang na-appreciate ng crowd. This crowd is dead, man. Tuloy natin. Ngayong di nag-benefit sa pagiging champion sa poder ni Range, balik na. Pero hindi na mababalik yung masasakit na salita. Kung nagawa mong mag-survive sa gubat, di na yan nakakabigla. Kasi hanggat may makakapitan ay buhay ang linta. I'm sorry, but that's it. Tuloy natin. Bonus lang naman ito eh. Tuloy natin. Third round. Hey! Isa lang daw yung decent ko na performance. Sabi nito. Huwag mag-alala. Dalawa na, pagtapos nito. Round 3 na! Ihanda na ang heart! Kasi papunta na tayo sa exciting part. Paano nga ba gawin ang stilo ni Pistolero? Line marking, crowd manipulation, stating the obvious, exaggeration, at angles na alam niyang mag-a-agree ang majority ng crowd. Witty jokes at rebuttals niyang nakaka-proud equals Pisto here! Pumutok pangalan mo kay Emar. Pronoun mo yung complex wording. Si Batas, Denlock, Goryo, pinagmukha mo na bonjing. Ha! Galit na galit sa complicated elements. Pwes, wala kaming pake sa yung sentiments. Hindi kami ang mag-a-adjust para mag-gets mo aming reference. Kasi 85% sa mga yan, kilala ko sino si Madara. Tama? See the difference? At yung ibang 5% nangingirot na ligaments. Malungkot naman childhood ng other 5% at yung natitirang 5%, malamang sa bag may efficacent. Diba? Kaya galit sa anime ni Goryo. Kasi di niya gets. Yung mga kagrupo niyang nagko-cosplay at nag-anime reference sa trabaho ka kasi si nanay, pinag-iigib ng walang hinto. At pag sumilip ka sa TV ng kapitbahay, pinagsasarhan ka ng pinto. Hindi ko sinasabing mali ang tumulong sa magulang. Gusto ko lang na matutunan mo na kung hindi mo na-enjoy ang pagkabata, irresponsable mga magulang mo. Childhood ni Akata, kinumpara niya sa sarili niya. E wala naman kayong pinagkaiba, pareho lang kayong tanga. Iniwan siya ng nanay niya kasi trabaho ang inuna. Habang ikaw di mo na-enjoy yung pagkabata kasi pinagtrabaho ka na muna.
Kaya ibahin mo kami sa'yo. Ikaw yung dapat na ma-conscious. Nag-breakdown ng stilaw, hindi no? Tawag dyan, hocus pocus. Alam na agad ng mga tao kung saan angulo siya nakafocus at anong naiambag mo na bago. Wala no, nag-de-define ka lang kasi ng obvious. Malamang yung angulo niya, hayag na internet available. At kung ano lang yung mas naaalala ng tao, kaya mas lalong relatable. Kaya galit ka sa mga komplikado kasi nabanggit ka ng champion, 666, 999, range, ganyan kaka-predictable! Oh. Okay. Lumalayo na ba ako mga pare? O kailangan ko pa talagang gawin yung ginagawa niya para mag-gets na marami, game? Yes! Sige, 3GS, pinaka-accessible na angulo. Pero disclaimer lang, lahat ng sasabihin ko hindi to totoo. Sir, pagtapos ng laban na to, ano kasunod? Sheridan versus Zach Maestro. Siyempre, off-cam, tatawagin muna ni Sir yung mga hurado. Pansinin nyo mga gago, kasi hindi pa to nagmimintis. Lahat ng hurado na tinawag, biglang may tatabi dyan na 3GS. Pag oras na ni Zach Maestro, pasimpleng bubulong yan ng hindi naman rekta. Parang nagamit na yun ah. Hindi totoo. Parang nagamit na yun na. Ah, basta ganun yung buod. Hanggang sa madistract yung mga judges at hindi na marinig yung linya kasunod. Mga maliliit na bagay na pwedeng makaapekto sa napaka-importanteng laro. Mga bagay na hindi ka pwedeng magkamali kasi magiging isa yan makasaysayang tagpo. Tapos sisirain lang dito mga selfish na bobo. At yan ang sagot sa tanong ni Apex na si Anigma, paano nyo naloko? Napakaganda ng sinabi niya doon. Even though hindi totoo kasi nabigay siya ng disclaimer, hindi to totoo. Pero dahil very convinced yung ginawa niya, parang tumatatak siya. Tuloy natin. Parang nagmumukha siyang totoo. Kasi ang ganda ng storytelling. Tuloy. Hello? Kasi yung even though hindi siya totoo, kinukonnect niya, pinag-fuse niya yung idea ng hindi totoo at saka yung mga bagay na totoo. Katulad nung sumagot si Apex na paano nyo naloko? Si Enigma, paano nyo naloko? Naalala ko yun nung nireact ko yung laban ni Apex yata at saka ni Sinyo or something like that. Tuloy natin guys. And speaking of Apex, Pex, isa kang malaking hangal. Lumaki sa streets ng Valenzuela tapos iyakin pag may sugal? Nang dahil lang sa sugal, yung kredibilidad ng liga na gawa mong itaya? Nung nag-flop pagiging seaman, eto nagbigay sa'yo ng pamingwit at bangka. Sa 3GS ka galit, kaya Enigma ka magwawala, sisirain mo yung liga na dahilan kung ba't hindi ka nanamamakla. Ano idol? Battle tayo minsan. Panigurado. Panigurado, walang susugal sa akin nun. At wala akong mga tropang ganito na magkokontrol ng sitwasyon. Kung saan at kailan, ikaw na bahala magdesisyon. Di ba champion ka sa lahat ng liga? Hindi lang ikaw ang ganon. Ayos pa ba? Next angle. Next angle, game? Yes! Nagsusulatan ng 3GS. Hindi naman yan totoo. Kasi wala pang panalo si Lil Wang, Isos. Bakit mo nga naman susulatan yung kagrupo mong hindi kayang magbigay ng views? M-Zyte, Shernan, Lipcrab, K-Ram, Pistol, Acer. Oh, kalma ka lang. Gusto ko lang nasabihin na pag pumupunta akong Manila, sila talaga yung mababait at namamansin sa amin. Hindi suplado tulad ng uprising. Pabayaan mo silang maging maarte. Kasi depende na yan sa tatanggap. Pabayaan mo sila na dumiskarte kung anong gagamitin nilang sangkap. Sa kultura dapat balanse. At lahat tayo dito may ambag. At isa ka sa responsable kung ba't namamatay creativity sa battle rap. Kaya ka na nanalo. Kaya ka magaling sa crowd control.
kasi naloloko mo mga tao. Kaya ka palaging nananalo kasi binobobo mo mga hurado. Wala kang pinagkaiba sa mga politikong abusado dahil kung matalino kayo, hindi niya kayo kontrolado. Kaya mop! Mop! Ha! Yung kinatatakutan mo na baboy, tapos mo nang i-marinate. Pare, wait. Sa next battle ha, huwag na puro hate. Alam ko lang naman bakit sa may mga sariling estilo galit kami. Kasi ang tagal mo na dito, wala ka man lang na-establish na sarili na estilo na ikaw mismo nag-originate. Kaya para man lang sa mga matalino na... Nasa'yo mismo nag-originate dapat. Tuloy natin. Target! Mission cleared! Nag-backfire estilo mo, tol! Pew, pew! Pistol here! Sa tingin ko, ang kinapla... ang kinap... ano panalo ni J Block dito, ito yung pagsusuri ko, ah. Eh, tawag dito, yung stilo niya pang mahabaan. Ganun talaga. Kasi, ang stilo ni J Block is, storytelling talaga eh. So, I think, yan yung magdadala sa kanya para sa, sa susunod na laban niya. Kasi, may mga battle talaga na ganyan eh, storytelling. Ang ganda mag-storytelling. Tapos, very convincing. Tuloy natin. Pero sa tingin ko, all three rounds, bibigay ko na kay J Block. Even though kahit mahaba yung rounds niya. Kasi nakita ko 6 minutes, guys. Compare mo sa 3 minutes o 3 minutes and a half ni Pistolero. Kasi kailangan talaga ni J Block ng ganung klaseng kahabang oras para malatag niya yung yung mga punchlines niya. Pero kung kakat lang natin ng 2 minutes, he's done. But other than that, siguro bibigay ko kay J Block. Out of respect na lang dahil sa tingin ko, kailangan din talaga ng mahabang patutsada para maabot mo yung punchline. Kasi kung hindi gagawin ni J Block yung mahaba na ganun, then di rin natin makakuha yung punchline. Ano ba talaga sinasabi niya? At very, unreasonable para sa akin at very, unfair na hindi ko pakikinggan yung round ni J Block. At kailangan ko rin mag-adjust dahil ganun yung style niya eh. So parang napakatalino din yung Enigma kasi may mga tao talaga na may one-liner, 4-bar setup, 2-bar setup, 8-bar. Pero kay J Block mahaba, very theatric. So sa tingin ko dahil mahaba yung pasensya ni Enigma at na-appreciate niya yung style ni J Block, binigyan na nila. Yung mga klase ng mga ganito mga battle, may mga artist talaga o battle MC na ganyan yung klase ng style pagdating sa battle rap. So para ma-emphasize, tas ma-appreciate palalo yung skills nila at personalidad at pagkatao nila at mapalawak pa yung kayahanan nila bilang artist, bigyan natin sila ng chance para establish o execute yung style na para talaga sa kanila. At sa tingin ko dito, na-establish ni J Block yung style na para sa kanya at yun nagbigay sa kanya ng panalo. So sa tingin ko, all three rounds bibigay ko kay J Block. Even though magandang ginawa ni Pistolero, pakiramdam ko ngayon it's too short. At hindi na ganun ka-effective. Kasi nakuha na ni J Block lahat. Ituloy natin, guys. Hopefully, kung tama ako, kung panalo naman si Pistolero, wala naman problema dun eh. Sa tingin ko, kaso medyo magagalangan ako kasi hindi naman deserving si Pistolero dito. Nakita ko naman si J Block ang deserving na manalo. Pero kung manalo siya, who knows? Ano bang alam ko ngayon? Diba? Ituloy natin. Sinasabi ko lang, guys, ah. Kung manalo si Pistolero, I think so. Nasa judge na yun. Ma-unjudge naman, marunong sumuri. Tuloy na natin, guys. Round 14, Pistolero vs. J Block. Mag-ace, sabang beses kung nagustuhan niya yung laban na yun. Ang bota ng Orado, 5-0. Guys, nakita niyo ba yung, yung number ay, no? 3 minutes and 30 seconds. Yan yung pinaka-average time ni Pistolero. While yung kay J Block, 5 minutes, almost 6 minutes. Kasi very theatrics yung style niya. Pang mahabaan talaga yung style niya ng punchline niya. Storytelling. Storytelling versus somebody na kaya mag-storytell pero nakakabit pa rin sa ideolohiya ng kanilang estilo ng pag-rap. Mga punchline. So, I guess J Block. Morano! 5-0! Magay para kay J Block! J Block! J Block! J Block! Yun. Thank you palagi kasi Rarik. Kasi dapat sana talaga ayokong lumaban ngayon. Sabi niya na gusto niya makita ng mga tao kung ano talaga ang kaya ko. At salamat sa mga nang di sa akin sa comments. Yun yung dahilan ko ba't nagkaganto. Gasolina yun.
Yo, Pistolier, maraming salamat kay J-Block. Sobrang solid, sobrang impress ako at sobrang kailangan ko ng mga ganun na ugawa doon at babalik tayo ng mas malakas pa. Yeah, that's what I think. You know, sa tingin ko, hindi inayos ni Pistolero yung laban niya. Pakiramdam ko, parang nagmadali siya, na parang wala siya masyadong angulo na binigay. Hindi effective yung mga ginamit niya. Because I think he has more. Kasi yung estilo niya, yung kakayanan niya, meron pang ilalabas eh. So, sa tingin ko, nag-ano lang siya rito. Hindi ko naman pwedeng sabihin nagpabaya. Siguro busy lang siya talaga. Diba? Tuloy natin, guys. Ayun, simple lang. Obvious naman, no? Basically, na-outsmart talaga ni Jay Black si Pistolero. Pistolero na taga-diffuse na style, pero na-diffuse ni Jay Black yung style. Diba? So, ayun, man. Masterful. Yeah. Damn, top serve the night. 1-2-3, Jay Black. Gulat ako sa pag-expose niya ng style ni Pistol. Tapos nagdagdagan pa niya ng mga angles na, wow, parang refreshing. Ayoko lang narinig ko. But, yeah, so yun, nakagulat, solid. Yun ang maganda sa mga ganitong event, sa mga ganitong battle. Expect unexpected. Round 1-2-3, Jay Black. Ano ko po si Jay Black, mas effective. Pasok po yung punto, nabutas niya si Pistol. Comedy nandun, energy niya hanggang dulo. Nabasag niya si Pistol. Sa laban na to, para mapinatunayan niya na yung pag-champ niya, wala lang. Saludo kay Jay Black. Respeto kay Pistol. Yung Jay Black, strongest performance na pinakita niya baka all over the year or yun, effective to the point na pag bumabalot na si Pistol, nadidilute yung line marking, style marking na ginagawa niya. Overall solid, talagang perfect din. Hindi siya dragging, tsaka habang tumatagal, mas lumalakas sa Jay Black. Yo, Zali, binoto ko si Jay Black all three rounds. Unang round, nag-start si Pistol, di ba? Parang siya yung, kala ko nga kanya niya. Tapos, first round ni Jay Black, medyo hindi pa ganun ka, hindi pa nag-build yung momentum. Tapos yung nag-build na yung moments ni Jay Black, sunod-sunod na hanggang third round. Tapos, nakakagulat. Tapos, gusto ko rin yung angles, yung punches, paano niya pinerform yung material niya all three rounds. Sobrang dalang-dala niya, sobrang solid. Bukod pa doon, syempre yung kalaban niya, Pistolero yun eh. Hindi naman yung basic na kalaban, kung mag-champion din yun eh. Para magawa mo yun sa kapwa mo champion, sobrang solid na performance doon. Congrats kay Jay Black at syempre props pa rin kay Pistol. So, ganun lang pala guys. Maraming salamat sa bibigyan ko ng, ng siguro 10 yung laban na to. Dapat nga 9 eh, kasi nag-choke pa si Pistolero. Pakiramdam ko kasi hindi siya ganun ka-preparado. I think meron pa siyang ilalabas. Siguro nga, busy lang siya, hindi niya masyado akong nabigyan ng pansin. But congrats kay Jay Black, ano pa, bibigyan ko siya ng 10. At congratulations kay Jay Black. At ganun, congratulations din kay Pistolero. Ganun pa man guys, maraming salamat sa mga dito pa rin. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, like, i-share, at mag-comment na kayo sa loob niyo. Ganun pa man, galingan niyo sa lahat ng bagay na gusto niyo gawin sa buhay niyo, sa pamilya niyo, mga kaibigan niyo, mga tao na kapaligid sa inyo. At higit sa lahat, magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng Good Luck Pro. Ingat niyo na chat. Peace out.